Ay, nako. Yan na nga, oh. Pumalo na, oh. Nag-overtake sa akin kanina po, eh. Wala kasi, napakadulas kasi. Sitwasyon dito sa Manitoba Highway 1 Black Ice, yung kalsada is Black Ice. Apakadulas. Grabe. Grabe ang weather ngayon taon na to. Ang takbo ko na lang is 40 km per hour. Pati yung nasa unahan ko, ganun na rin. Sa akin kasi empty, kaya mahirap ilarga ng van. Kasi kada apak ko ng accelerator is gumigiwang siya, eh. Grabe talaga. Blowing snow na naman ang forecast ngayon. Ay ay ay. So ganun pa rin ang sitwasyon dito sa Highway 1 na to. Grabe talaga, grabe. Dalawang beses na ako munti ka na mag jackknife. Sobrang dulas talaga. Kasi kahapon umulan, tapos nung gabi biglang bagsak ng temperature, kaya yan ang itsura ng kalsada ngayon. Grabe talaga, sobra. Ang hirap pa, empty ako, kaya walang kalaban-laban yung gulong ko sa pavement. Ito, ang takbo na lang 30-40. So okay lang, basta importante safe. Tapos ngayon nag-snow na naman. Yung snow niya mayroong halong tubig na konti. Grabe. Overtake sa akin, yan, may mga load yung mga yan. May traction. Ako kasi wala. Walang traction talaga. Kanina, yung munti ka na ako, hindi siya yung dahil sa takbo ko. Yung hampas ng hangin. Nadadala siya. Ito lang ang disadvantage pagka empty trailer ka. Itutulak at itutulak.
Temperature is negative 9. Maganda yung temperature ngayon. Tumaas. Kagabi is negative 21. Pero nung umaga kahapon, negative 1. Pero umuulan. Wala ito, yari na naman. Overtake sa akin kanina to eh. Wala kasi, napakadulas kasi. Base ko na magganyan. Grabe. Traffic na rito. May aksidente pa. Road close. Yun lamang. Maganda na yung kalsada pero road close. Ay, ay, ay. Daming truck. So, maya na lang ulit. Update na lang mamaya kung magbukas siya. Hindi ko alam kung anong magbubukas to. Kanina pa siguro to. So maganda naman yung daan eh. Wala, ganun talaga.
check ko na lang ulit sa 511 Ontario kung anong lagay dito. Yan kasi oh, traffic. So update na lang mamaya. So open na yung road. Ito sana tuloy-tuloy na. Kabubukas lang ng kalsada dito sa Kenora. 28 pa ako sa Dryden. So makikita ko kung ano yung naging aksidente rito. Ito siguro yung collision. So,
siguro. Narito siguro. Ay, ay, ay. Aksidente, naririto nga. Uy. Anyari dyan. Bison. Nagkano sila, nagkarambolaan sila oh. Nagkarambola sila. Tatlong semi. Tatlong semi. Tatlong semi yung na-aksidente. Grabe. So, narito ako, nakapark na ako rito, nakatawid na rin ako ng border sa International Falls. So, dito na ako magpapalipas ng gabi. So, grabe, grabe yung nangyari ngayong buong araw. So, yun, meron akong isa pang na nakuha na ng aking dashcam. Muntikan na ako na makabangga ng moose. Tatlong moose yung kanina. Mapakita ko na lang dito sa huling video para ayun, lakig ka lang. Grabe, muntikan na talaga. So, yun, dito na ako kapalipas ng gabi. Bukas na rin ako mag-ismula ulit mag-drive. So, dito ko na lang ditatapusin itong video na to. So, yun, may namit akong isang kasamahang Pilipino driver ng Kelsey.
Hindi ko na masyadong nagawa ng video kasi nalobot yung GoPro. Yun, shoutout kay Melchor Cabral at kay yung dalawa na team na si Abner at si nalimutan ko pangalan ng isa. Lahat sila nasa PLC. So, yun, magkakasama kami kanina nung na-traffic. Tapos nagkita kami sa May Vermilion. So, yun, sa lahat ng mga Filipino truck driver sa Canada, sa US, shoutout sa inyo. At laging samahan ng dasal ang ating paglalakbay. So, yun, magaya na nangyari sa akin ngayon, maghapon. So, laking thank you kay Lord dahil nang hindi tayo pinababayaan sa ating mga araw-araw na paglalakbay. So, yun. At bukas na ulit. Ciao! Keep safe and keep on trucking.